Ganyan. Kaya lang, pag walang pagtag-ulan, mahirap kumuha ng ganyan. Napipilitan kami nung medyo makapal-kapal siya. Ganyan. Ganyan siya. Ayan na po yun. Then, protein. Hindi pa po. So, lulutuin pa lang po. Amin lang inalis at gawa ng... Yan po, ang totoo niyan, itong ibang type. Hindi pa po siya nakaano. Ano itong mabago lang po? Ah, kasi kabababa lang namin ng mga protein bags namin na loo. Ganito lang po siya. Iyan na po yung ilalagay niyo dito. Isasabit na po yan ang nakaganan dito. Sa mga ganito. Isasabit niyo na po yan. Ayan. Good morning mga katakamit sa mga kaanis. O, yung pupunta tayo ngayon sa kina Ma'am Susie Lenore. And bibisitahin natin yung kanyang mushroom house. So ayun, sama na lang kayo and doon na lang natin simulan yung video kasi nandito pa ako sa bahay and yun, sama na lang kayo and tingnan natin yung kanilang mga mushroom house kasi si Ma'am Susie Lenore yung active na mushroom farmer or growers sa San Pablo, Laguna. So yun, titingnan natin yung mga mushroom nila doon and then yung kung nagpa-process sila doon or doon yung kanilang processing. So yun, puntahan na rin natin and silipin na rin natin. So hindi ko na patatagalin tong intro and maraming salamat and yun. See you in the so, next. So ayan, nandito na ako sa ano, sa kina Ma'am Susie Lenore sa kanilang mushroom house. Ito. Yan si Ma'am Susie, nakaligo. So ayan. So titignan natin yung ano, mga katakam sa mga kaanin, paano nila ginagawa yung mushroom bag o yung ano, pinaglalagay ng mushroom. Kasi yung susi. Tapos ito yung ano na, ano nga po, yung kusot ba yun? Oo, kusot. Sinagawa nilang, ano yung tawag eh? Nalimutan ko mga kaani yung ano, tawag. Yung fruiting bag. So ito yung mga fruiting bag. Ayan. So yung ano, ito po yung start ng process ng paggawa ng fruiting bag. Mm-hmm. Bali, dun, pakita ko po sa inyo aming mga puso. Kami ng kusot sa mga distisan, mga gawa ng furniture. Pero ang binibili po namin kusot ay hardwood. Hindi po po pwede yung coco lumber kasi mataas po ang kanyang acidity. Kaya iba pong ano? Iba pong kahoy yung ginagamit mo? Opo. Kahit ano pong klase ng kahoy, basta hardwood, huwag coco lumber. Kasi masyado po siyang acidic. Pag masyado pong mataas ang acidity, ay mataas po ang contamination rate. Wala. Nakapag-live na kayo mamis ano po sa TikTok. Awa ng Diyos ay. Di ba? Hindi ko kaya magsasaya. Hindi mo, ano lang, parang gagawa lang po kayo ng... content? Opo, tapos parang may mag-live sa inyo. Kanya, may kakalala po kayong ano, magaling magsalita. So yun po yung nilalagay sa mga ano po, fruiting bag. Yes, ito po yan. Ito po ay mixture ng akasya. Kaya medyo maputi siya. Mm-hmm. At mahogany na kahoy. Dapat po talaga ganito kapipino. Ganyan. Kaya lang pag walang pagtag-ulan, mahirap kumuha ng ganyan. Napipilitan kami nung medyo makapal-kapal dyan. Kita mong buo-buo siya. Tapos po siya ibabag. May ginagamit po kaming bagging machine. Yung meron po kasing electric tsaka may manual. Ito po yung pag nabag mo, ganito. Ganyan. So, yan na po yung ano. Ito yung fruiting. Pero bago po yung maging ganyan, ito po muna. Minimix po doon. Yes, may mixture po ito. Yan. Ito po ay 20 sacks. Ibalik nyo na nga iba din. Ihalo nyo. So, ito na po yung ano, yung nilalagay sa doon sa sapon. Opo, doon sa fruiting bag. Tapos yan po ay kinocompose for 21 days. Yung mga halo na po yung molasses, lime, ipa, apple.
Yan, magkakasama na po siya. Tapos yun, isa pa po yun. Tapos pag yan po ay nahalo nyo na, ipapasturize nyo naman po yun. Tawag naman po namin farmer doon ay lulutuin dun sa drum na iyon. Di ba meron niya yung puti ma'am na ano po, na yung parang ilalagay? Yung po yung hapog. Ah, oo nga po, yung nilalagay sa mismong ano. Ah, yung po yung spawn. Mm-hmm. Hindi po nun mga spawn sa bahay, nandun sa may surak, sa may hagdan. Sa may hagdan, nandun lang. Ganito nun. Lulutuin naman po siya dito. Luluto po yan, depende kung anong gamit nyo. Ang niluluto po yung mismong ano po? Hmm, yung fruiting bag po. Ah. Lulutuin niyo po yan. Ito ma'am, luto na po ito. Hindi pa po. So lulutuin pa lang po. Aha. Amin lang nilalis at gawa ng... Yan po, ang totoo niya, itong ibang tayo mga reject. Apo. Dahil nagkaroon siya ng green molds. Kaya so, uulitin namin siya. Halo. Ah, pwede naman po ulitin. Mm-hmm. Para hindi po masayang. Sayang lang ang oras mo, tsaka yung ingredients na nila. Hindi from the top ka ulit. Parang yan po, parang kapong sopaw. Pinapausok, ini-steam. Parang, ano po, inuulit-ulit yung luto po. Nang 8 hours po, kung kahoy, kung gasol naman, napakamahal naman po ng gasol. Oo nga po. Abutin kayo ng 4 to 5 hours. Pero maganda na po yung 5 oras. Pagka napasingaw nyo po, yun yung tatrimal nyo po. Kukunin ko may spoon. Tubi po. Ito yung aming sabitan. Sorry mga kaani yung mga ano. Ito naman, ito yung sabitan namin. Hindi pa po siya nakaano. Ano itong mabago lang po? Ah, kasi kabababa lang namin ng mga fruiting bags namin na luma. Ang tawag naman doon ay mushroom spin. Pag ang fruiting bag mo ay 6 months na, 5 months na, binababa na namin kasi kumbaga ay luma na siya. Hindi na maganda ka na. Ito naman po, pag saan nataniman nyo na, iintay nyo na siyang gumapang yung amag. Ito. Ganito naman po siya. Ah, yan na po yung ilalagay niyo dito ba? Oo, isasabit na po yan ang nakaganan dito sa mga ganito. Isasabit nyo na po yan, kaya kapagano yung ganito. Nakaganan lang siya. Ilang pong ano, ilang pong protein bag yung nilalagay niyo dito ba? 4,000 po ang laman nito. Mm-hmm. Pwede naman, hindi naman po kailangan na ganitong dibakal talaga. Yung nga pong ibigay kawayan. Kawayan lang. Kawayan lang sa kung ano ang available sa lugar mo. Nagkataon po kasi na ito, ang totoo, ito ay bodega. Kaya lamang, dahil matagal kaming wala dito sa Candelaria, pagbalik namin, paglaan kita namin, itong bodega, wala nang laman kasi nanakaw na. Ano? Kasi ito po yung padaragero. Ano po ba ito dati? Wala, bodega lang namin. Bodega lang yung tambakan ng mga gamit namin. Tapos itong likod na to, beer, nakapalibot yung yero, kaya ganun na itsura nito eh. Binakbak na yung likod, bukas na. So, wala nang laman, tapos dahil nga wala kami dito, yung ulan pumasok sa loob, nasira yung mga gamit sa loob. Kaya ang ginawa namin, inalwas na lang namin at siya namin ginawang growing house. Pero nagsimula, ang kasya lang ay tricycle. Naglagay kami doon ng... Doon po sa inyong ano po? Sa bahay namin. Naglagay kami doon ng 100. Nagsimula kami sa 10 lang. Tapos 100 na fruiting bag. Tapos tinignan muna namin kung paano siya talago, paano siya ano. At nung medyo confident na kami, siyempre pinagdasal muna namin. Ano, confident na kami, saka kami nagsimula ng... Sa ngayon po, lahat ito, binaba namin lahat ng ano namin, kaya wala kaming nakasabi. Pero pag ito po yung puno, 4,000 po ang laman. Pero nalagyan nyo na po ito o hindi pa po? Nalagyan na namin to. Nag-start po kami ay panahon pa ng pandemic. So, binaba nyo lang po kaya nakaganito? Oo, kababa lang. Yan yung kasun namin, niluluto namin. Pero ngayon eh, baka magkahoy kami dun sa bukid at napakamahal ng gasol. Oo nga po, parang lugi pa mapag nag-gasol. Okay, hindi kakayanin. 850, napakamahal. Ang kaani sa mga katakam, nakita niyo yung mushroom house ni Ma'am Susie. Yung ano nga po pangalan niyo ng ano po ng inyong mastry po ba 'yun? Apo, mastry mushroom house. Kasali po kayo sa ano? Association or apo, ang association po namin ay kasali po ako sa Spore MGA, San Pablo. Ah, San Pablo. Apo. Kaya po pala kilala niyo si Sir ano? Si Sir Joseph po. Ah, siya po yung aming presidente. Tapos dito naman po sa Quezon, kasali po ako sa AMAD. Yun naman po ang aming organization sa Quezon. Sa kasalukuyan po kasi, yung po kasing AMAD ay pang buong Quezon. Mm. Yung S4 po ay pang Los San Pablo. Sa kasalukuyan po kasi, wala akong kasamang tiga Candelaria.
farmer. Akala meron ko nga po kayo taga San Pablo dahil sabi ko ba, Candelaria pala si Ma? Oo, ako lang po ang taga Candelaria. Kasi nga po, wala ang organization dito sa Candelaria. Dahil marami na pong nagsimula, mga successful na nagsimula, katulad po ng Mushroom Republic. Talagang sila po yung processor ng mushroom products at saka po ang Coco Deli. Yan po yung may restaurant na po ang Coco Deli. Dati po ang Mushroom Republic meron din. Kaya lamang nag-focus sila sa mushroom chicharon. Kaya ang dahil malakas ang production nila doon, nililipat nila lahat ng kanilang resources doon. Ay kaya lang hindi naman po pwedeng magbuo ng organization na tatatlo. Ano po bang ano nyo, pinaprocess nyo ngayon? Hindi po kami nagpa-process ngayon. Fresh yung siyang binibenta po. Fresh po. Ako po yung nagsusupport sa mga processor. Kasi yung support ko po ang processor ay Laguna at saka Quezon. Sa inyo din ako ang siyan po, Sir Joseph. Si Sir Joseph po po. Ako yung nagsusupport po sa. Kasi mahirap po na ikaw ay farmer at the same time ay processor. Pwede kang maging processor pero ang iyong sabit na ano, hindi mo kakayanin ng malaki ang volume. Maliban kung napakarami mong tao. Kaya po kami sa Mushroom Organization, sa Mushroom Community, talagang ang motto namin lagi doon yan, no man is an island. Dahil kailangan namin ang isa't isa doon. Opo, kasi meron yata po sa inyo na talaga nakafocus lang sa processing. Opo, may nakaprocess na yung nakafocus lang ay sa processing. Nag-grower siya pero kaunting-kaunti lang. Meron naman po, katulad ko na talaga ang focus ay sa growing. Ang minamaster ko po ay paano ang spawning, ang paggawa ng fruiting bags, yun po ang aking forte kumbaga. Meron din po sa amin na ang focus naman ay sa spawning. Napakagaling sa gumawa ng spawn. Ay, ari yung spawn. Kaya pala tumagal. So yun yung ano, mga kaani yung ano, brief history nung kanilang lugar saka kung paano nabuo to, and then yun, papakita sa atin ni Ma'am Susie yung kanilang ano, spawn. Ito po yung spawn. Ganyan po yan. Medyo matagal na itong spawn namin kasi itatanim. Pero ito yung tinatawag kasi mayroong F0, F1, F2, F3, kung ano nung F na yun, hanggang sa mga ano pa. Anong, paano nyo nilalagay po doon sa ano, fruiting bag? Binubuo nyo lang po? Opo, ito po ay may para siyang... Kinukuha nyo lang, Ma'am? Meron siyang parang mahabang kumbaga sa magmamanicure yung pusher, pero mahaba, makakanggang dito yung kamarang ganyan, mahigit na isang dangkal. Tapos hahaluin mo siyang ganun, kasi ang laman po nito, ako hindi nakita eh, ay sorghum, parang munggo na kulay red. Hahaluin nyo siya, tapos itatok-tok nila, tapos ay siya yung i-spread dun sa bibig ng ano. Kita niyo po yung bibig na yan? Apo. Ano yun? Meron na pong laman sa loob? Wala pa po? Wala pa po yun. Bubuksan niyo yun, tapos ikakalat niyo lang sa gilid, pag-gilid, para maganda yung pagtubo niya sa gilid. Ay, akala ko sa loob mismo, Ma'am. Hindi pala dun sa loob. Sa ibabaw lang. Sa ibabaw lang. So, kumakalat po yun? Gagapang siya ng gagapang. Meron naman po kaming ang forte niya ay spawning, kasi sa buong proseso po ng pagmamushroom mula sa growing, processing, spawning, ang pinakamasela ng spawning. Kaya napakahirap po nitong gawin. At dito po, marami ang, kumbaga yun, pag itinanim mo, dyan na magkakaalaman kung makakontaminate ka ba, katulad nito, nakontam o hindi. So, ito yung, ito yung asawa ni Susie. Then, ito yung, finish product, ano po? Ito na po yung, sinasabit nyo. Ito na po yung 100% ramify na po yan. So, ready to sasabit na lang po siya? Hintayin, mga siguro po, 1 week, tubo na ito. Ano yung pwedeng, pwedeng hindi niyo po isabit? O pwede. Nasa lapag lang? Kami po nun, nasa sampayan lang. Ah, sampayan lang po. Meron po kami lamesang ganito na maliit pa dyan. O pwedeng nakapatas ng ganun? Oh, yan, ganyan nakapatas. Kaya po may paleta dun sa loob. Pagka po magbababa na kami, tatanggalin na namin, tatapon na namin mga lumang. Nilalagay muna namin siya sa paleta. Kasi sayang naman yung huling labas niya. Pagkatapos, saka namin siya i-dispose. Ilan nga po? 4,000 yung laman ng loob. 4,000. So, nakakailang kilo kayo mamunod sa isang harvest? Sa, basta po sa isang dibo, pwede po kayo humarvest ng 3 to 4 kilos a day. Mm-hmm. Per day na po sa isang dibo. So, sa 4,000, edi, ano po yung mga, abot kayo na 10 kilo doon, yun po yung conservative estimate na. Bukod pa po yung nag-flashing. At 10 kilos po a week? Ah, mga ganun. Yung pag nag-flashing po, yung first flash, second flash, mas marami po yung flashing, maabot ng 10, 15 sa isang flashing yon. Depend sa 1,000 fruiting bag.
Mga 2,000 makakaabot ka ng 20. Depende so, sa kalinin yung mag-alaga. So yun, narinig nyo kung nakakailang kilo sila sa kung paano yung proseso ng kanilang paglalagay dun sa fruiting bag. And ma'am, ano yun, ang ginagamit yung po dung, yung pong mga fruiting bag niyan, may tubig po sa loob? O wala po. Pinausukan niyo lang po? Ah, pagka po siya niluluto, meron po siyang patungan sa loob. Opo. Tapos sa ilalim po nun ay may tubig. Mga isang tangkal po ang tubig. Sa ganyang kalaking drama na. Hindi naman po siya natutunaw yung plastic? Ah, hindi po. Basta siya ay 8 hours na pagka kahoy ang gatong mo, 8 hours mo siyang aanahin. Parang siyang sopaw na, pinakulong. May tubig sa ilalim. So ito ma'am, ito pong spawn na to, ilang buwan? Para po siya gumapang. Para maging ganito? Para po gumapang ng mga 15 days po. Mga 15 days. So yan, para daw maging ganito na. So ito, ito na po yung talagang spawn. So ito na yung talagang spawn. Tapos ilang ma'am, ilang pong mga ganito yung nilalagay niyo sa ano po? Ilang pong nakakailan po itong fruiting bag? Yung isa pong ganito ay 20 na fruiting bag. Fruiting bag. Yung iba po dinadamihan ginagawa 25. Kaya lang in our experience, pag konti lang yung iyong nilagay, mahihirapan yung spawn na i-colonize yung fruiting bag. Kaya mas mabuti yung marami kang ilalagay. Pagka naman humigit, lugi ka naman. Tungkol naman po sa marketing, share ko lang sa inyo, sir. Nag-start po kami, ang narinig ko po sa mga mushroom wala silang pagdalhan. Yun talaga ang problema, wala daw pagdalhan. Eh, kasi po ang mushroom, once na inetimobo, diligan mo at hindi, bubong at bubong. Ayan. Kaya po ang aming pong pinagtuunan ng pansin nung kami nagsimula ay ang marketing. Meron po talagang kita. Dahil ang problema po ng aming grupo ay laging saan kukuha, dahil laging kulang ang aming napoproduce, kulang lagi. Pinagtutulungan-tulungan na po namin, hindi kami makapuno ng aming pangailangan. Kaya kung may mga mushroom farmer dito sa Quezon, malapit lang sa akin at wala kayong pagdadalhan, pwede nyo pong dalhin sa akin at meron po kami steady na pinagdadalhan. Ang demand po namin ay umaabot ng 50 to 100 kilos a week. At yan po hindi namin kayanin sa totoo lang. Nakakakalhati lang kami. So magkano po binibili mo? For example, may magdala dito. Kami po ay hindi nakuha ng cut. Kung magkano po ang kuha sa amin ni client, yun din po namin kinukuha. Yun din po, ang kuha sa amin ni client ay 200. Ay di 200 po rin host po ko rin sa'yo. Parang tinutulungan lang kita kasi in a way, tinutulungan mo rin akong ma-meet ko yung demand ng client ko. Ang importante po kasi sa akin ay ma-keep ko yung aking kliyente. Hindi yung, syempre pag na-keep ko yung kliyente ko, kabang buhay akin. Kaya tulungan na lang po kami nung. Kaya lamang, sa organization po kasi may rule na ang farm gate price dito sa Laguna at dito sa Quezon is 180 farmer to farmer. Mm-hmm. Pero pagkayan po, hindi kasama, hindi farmer, hindi processor at yung kumbaga individual household, nagre-range po kami ng 200 to 250, yung iba po yung 300. Pero farmer to farmer and processor, 180. 180 po. So, ayun, mga kaanisa katakam na namin yung kung may mga farmer dito, so mga makakapanood ng video na to, and gusto niyo yung naghahanap kayo ng market or mapagbebenta ng mga mushroom nyo kay Ma'am Susie, then ilalagay, pwede ko po bang ilagay yung number niyo ma'am sa video po para doon niyo siya pwedeng kontakin. Ipa-flash ko din dito sa video na to yung number ni Ma'am Susie, and kontakin niyo na lang siya kung gusto niyo magbenta kung sakali na meron kayong mga mushroom or dun para dun sa mga mushroom grower na nahihirapan na magbenta kasi nga unang-una bago pa lang kayo dun sa field or dun sa pagtatanim or pag-produce ng mushroom. So ayun, kontakin nyo lang yung number na ipa-flash ko dito sa video na to, and then dun, makita nyo rin yung kanyang number ni Ma'am Susie dun sa description ng video. So ayun mga katakam.